Gaano ba kahalaga ang tanggapin para sa mabungang buhay tayo na magkapit pandasan? Naalala mo ba ang iyong pakiramdam kapag may nagsasabi ng ganito ukol sa'yo? Anak ko yan, girlfriend ko yan, kaklase ko yan, kaibigan ko yan. Hindi ba nakakataba ng puso ang mga salitang ito? Dahil ito ay mga salita ng pagtanggap at pagpapatibay kung sino tayo sa kanila. They are validations of our presence and therefore confirm our identity to them. Ito marahil ang pakiramdam ni Jesus sa kanyang binyag sa ilog ng Jordan. Winika ng Ama ang mga katagang ito. Ikaw ang aking minamahal na anak na lubha kong kinalulugdan. At sa salita ni San Pedro, pinahira ng Diyos Jesus ng Espiritu Santo. Para kay Jesus, ito ang mga salita ng pagtanggap at pagpapatibay ng kanyang pagkakakilanlan. These are words of validation and confirmation. Knowing who He is, Jesus would then articulate what He is going to do. Winikan niya, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat pinahiran niya ako, sinugo ako upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Upang maging mas malinaw ang pinapagawa ng Diyos sa atin, mahalaga ang pagiging totoo sa ating pagkatao. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos at dahil dito, tanggap na tanggap at pinatitibay ito ng kanyang pagmamahal sa atin. Paano ba natin ipapakita ang pagtanggap sa ibang tao? Simple lamang sa pagpaparamdam ng ating presensya sa isip, salita at sa gawa tulad ng pakikinig, pangungumusta at iba pang makahulugang gawain na nagpapakita ng kahalagahan sa tao. Manalangin po tayo. O Diyos, bigyan mo kami ng pusong tulad ng sa inyo. Naway tanggapin din namin ang aming kapwa ng gaya ng pagtanggap mo sa amin. Amen.